Aloneness. Naranasan niyo na ba yung nag-iisa kayo sa buhay at nakaramdam kayo ng takot dahil nga nag-iisa kayo? O kaya'y natatakot na baka mag-isa kayo sa darating na panahon? Have you really felt alone? May mga nakaranas na niyan. And how sad it is to feel so alone. Nakakalungkot. Yun bang ang lahat ay naglakaran at nalaman mo na lang na ikaw pala ay hindi kasama? Lahat ay nagkainan at ikaw pala ang hindi man lang inalok na kumain. Nag-out of town ang mga tao at ikaw ang kaisa-isang hindi nakasama. Sasabihin mo ngayon siguro nagkataon lang. Pero naulit ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-limang beses nang nangyayari na laging ikaw ang naiiwan. Humanity is afraid of many things, and one of these is being alone, ang pagiging mag-isa. Ang bata ngang maliit ay umiiyak pagka nagising nang walang nakikitang tao o walang katabi. Gusto natin na may kasama. Gusto natin na may kasalo sa buhay. Kaya naman ang sangkatauhan ay punong-puno ng mga awit at tula tungkol sa pag-iisa. May mga inspirational at nagbibigay ng pag-asa tulad ng "You'll never walk alone." Mayroon namang "It's so sad to be alone." At kahit na daw bahala na kung ano ang mangyari, basta help me make it through the night, sabi pa nga ng kanta, "Let the devil take tomorrow, but tonight I need a friend." Mayroon namang umaawit ng "Lonely, I'm Mr. Lonely." You could think of about 10 other songs that talk about the sadness of being alone. The Bible also mentions the subject of aloneness. In fact, yung word na alone is mentioned at least 100 times in the Bible, or maybe more. Aloneness can be a blessing, but only for a short while. Saglit lang yun. Pero usually, kadalasan, it robs us of happiness. Ninanakaw ng pag-iisa ang happiness natin. Ang sabi sa John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, umatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Pangako ng Panginoon ito. Pero bakit maraming Kristiyano ang malungkot? O kaya'y bakit maraming Kristiyano ang hindi kompleto ang kaligayahan? Ano nga ba yung aloneness? Sa dictionary, may several na definitions on being alone. Ang isa dito is to be separated from others or to be isolated. May mga synonyms din ito, pero pareho din ang essence. Ang mga kamag-anak ng salitang aloneness ay solitary, lonely, lonesome, forlorn, and desolate. Ito ay pawang may mga kinalaman sa salita ng paghihiwalay, sa naiwanan, iniwan, o nag-iisa. May iba't ibang forms din ang aloneness. Ang una dito is physical aloneness. Ito yung pinaka-most primitive forms of aloneness. Halimbawa, nag-iisa ka sa isang room, sa bahay, sa sasakyan, sa lugar, and you feel alone. Maging sa bilangguan, ang mga preso na walang disiplina at gumagawa ng masama ay inilalagay sa solitary confinement. Kinatatakutan ng mga preso ang malagay dito. Minsan isang linggo silang walang kausap. Nag-iisa sila sa isang maliit na lugar at kinatatakutan nila yan. Dahil walang sino man ang gustong mapag-isa. Ang isa pang form nito ay social aloneness. Yung bang ikaw ay nasa gitna ng isang crowd, pero pakiramdam mo pa rin ay mag-isa ka. Ano ang ibig sabihin nito? Wala tayong karamay sa ating mga values at sa ating tradisyon.
nararamdaman niya ng mga Pilipino sa piling ng ibang lahi, yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, at ang nakakahalubilo nila ay hindi mga kababayan kundi ibang lahi. You may feel socially alone although marami kang taong kasama o maraming taong nakapalibot sa'yo. Kasi minsan may mga joke na ikaw lang ang nakakaalam, ikaw lang ang matatawa. May mga bagay na may special na meaning sa'yo, pero wala namang meaning sa iba. Kaya nafe-feel natin na tayo ay nag-iisa socially. Marami sa atin, especially yung mga young professionals, na they feel socially alone in their own families. Yun bang dahil sa ating pag-aaral at pagsisikap sa biyaya ng Panginoon, ay nagkakaroon tayo ng pagkakataong makaangat kaysa sa sarili nating pamilya. Ang nangyayari tuloy ay nagiging iba-iba na ang values ng ating mga magulang, kapatid, at mga kamag-anak kaysa sa atin. Siguro dahil na iba na ang ating education at exposure sa finer things in life, kaya we feel so alone. And it's a terrible thing to be alone. That's why many who have progressed in their careers, yung mga nakaangat-angat na sa buhay, minsan they are alienated from their own relatives when they returned home sa mga probinsya nila. Napapaso pag umuwi sa kanilang bahay o probinsya. Pakiramdam nila, nag-iisa na sila dahil hindi na sila katulad ng dati na nakakahalo talaga dahil sila'y naiiba na. Ang nangyayari tuloy ay nag-uumpisa ng maghanap ng sariling matutuluyan, ng apartment, ng bahay, ng kondo, at humihiwalay sa mga pamilya nila. Meron din namang emotional aloneness. You may be with others, but you are a different or unique emotional state. Nandiyan na ang mga kaibigan, nagtatawanan na sila, pero ikaw ay malayo ang tingin, wala namang tinatanaw. Iba ang nararamdaman mo at iba ang iyong iniisip. Malungkot ka samantalang nagkakasiyahan sila. Worried ka sa isang bagay na hindi naman sila nag-aalala. Maraming tao ang nag-iisa pa rin kahit marami naman silang kabarkada. You can also feel emotionally alone at home. Halimbawa, umattend ka ng isang camp o isang spiritual activity. Ikaw lang ang kaisa-isang umattend mula sa iyong pamilya. Pagbalik mo sa bahay, feeling mo alone ka na. Minsan gusto mo lang kumanta ng spiritual songs at magbasa ng Bible, samantalang ang iba ay interesado naman na mag-bingo, mag-scrabble at ng kung ano-ano pang laro. So you feel different and so alone among your family members. Ang isa pang form ng aloneness ay intellectual aloneness. This happens kapag walang sino man ang nakakaintindi sa iyong mga ideya, sa iyong mga plano, sa iyong mga aspirations at sa iyong mga interest kasi iba ang takbo ng isip mo kaysa sa takbo ng isip nila. Halimbawa na dyan yung mga scientists, yung mga great leaders, yung mga intellectuals, sometimes they feel isolated and alone. Kaya nga ang sinasabi nila, it is lonely at the top. Hindi palagi, pero madalas. Meron din namang spiritual aloneness. This happens kapag nobody shares your beliefs, your morality, and your religious convictions. At least naman, alam mong kasama mo ang Diyos, kaya di masyadong mabigat ang dating. Pero nakakalungkot din, lalo na kung alam mong marami sa mga mahal mo sa buhay will not share paradise with you. Ganun talaga minsan, nararamdaman natin na tayo ay mag-isa. Pero kapag alam natin na kasama natin ang Panginoon, we will never feel alone. God bless us all.